Hello mga mamshies! Welcome back to my channel. And for today's video, ang i-share ko sa inyo ay kung paano nyo ma-maintain ang long, black, shiny hair just like mine. So if you wanna know kung ano yung mga tips ko at yung mga ginagamit ko for my hair, just keep on watching. Okay, let us start now sa ating mga tools and mga hair care products na ginagamit ko. Bali, ang una kong i-share sa inyo is, for sure, ito yung lagi kong ginagamit everyday, yung conditioner. If you wanna know, hindi ako everyday nagsha-shampoo, pero everyday ako nagka-conditioner. Twice a day lang, twice a week lang ako nag-shampoo. Ang everyday ko na nilalagay sa hair ko is yung conditioner. This is not sponsored, ha? Bale, ito yung bago kong favorite, yung Cream Silk na Triple Keratin Rescue. Ayan. So, ito ay, sabi dito, Relaxer Serum and Essence for Ultimate Straight Ultra Conditioner for Rebelliously Frizzy Hair. Bale, nung una ko itong na-try, mabango siya. Ang bango-bango niya. Hindi ko ma-explain yung smell niya, basta matamis siya. Ito yung ginagamit ko kasi malambot siya sa hair and mabango. Everyday ako nagko-conditioner. Before, sa sachet lang ako. Pero, right now, ewan ko ba, pero nabili ko yung nasa tube nila. Ito ay 134.25 centavos for 170 ml. Very sulit. Pero next na grocery ko, ang bibilin ko na yung sa sachet kasi mas nakokontrol mo yung dami ng conditioner. Kasi kapag nakaganito, minsan napapadami mo o kaya minsan kulang yung nalalagay mo tapos dadagdagan mo. Alam mo yun, hindi mo siya nakokontrol. Kaya I highly recommend na ang bibilin nyo is yung naka-sachet. Tapos, ito ang ginagamit ko na shampoo every twice a week lang ako mag-shampoo. Ito yung ginagamit ko, yung sa Fresh Hair Lab na Milk Silky Smooth Shampoo. Ang smell naman nito is amoy milk talaga siya. Alam mo yun, okay siya sa hair. Actually kay Thea ito rin yung ginagamit ko sa kanya. Very mild lang din siya sa buhok. So, hindi naman ako mapili sa shampoo. Mas mapili ako sa conditioner. So, any shampoo will do. Basta ang importante lang is everyday nagko-conditioner kayo. Kasi siya yung nagpapamaintain ng lambot ng hair mo tsaka ng bango. So, yun ang number one tip ko sa inyong lahat. And then, ito pa pala i-share ko sa inyo. Ako kasi, kapag naliligo ako, lagi akong may suklay. Why? Kasi, alam mo yun, ayoko yung feeling na after ko maligo, buhol-buhol yung buhok ko, alam mo yun, nagkakandahirap ako kakasuklay. So, I'll make sure na lagi akong meron nito. Ito, lagi lang to nasa shower namin. Para, pag maliligo ako, pagkalagay ko ng conditioner ko, bawa, naglagay na ako, di ba? Susuklayin ko na siya agad. Alam mo yun, para hindi na hindi na ako magkakandahirap na magsuklay pa. Kasi, di ba, nagbubuhol yan, lalo na kapag inano mo siya ng towel. Yung pa pala, mga momshies, kapag mag-aano kayo ng towel, di ba, syempre, basa yung hair natin. Huwag niyong gagawin yung ipupulupot siya. Kasi nakaka-cause din niya ng ng yung pag-ano ng hair mo, yung ano bang tawag dun? Pag-cause din siya ng pagkulot ng hair. Alam mo, lalo na kung rebonded yung hair nyo. So, wag na wag yung gagawin nyo. Tsaka, pagpipigayin nyo yung hair nyo, pag ganito lang, yung ginaganyan nyo lang siya, wag nyo yung pupulupute na ganyan. Dapat mild lang ganyan. Ayan. So, ganun lang dapat mga mamshies. Tapos, yun na. So, na-share ko na sa inyo yung dalawang products na ginagamit ko sa shower. Tsaka ang aking suklay. Any suklay will do. Basta ang importante, yung ganito, wag brush. Suklay lang dapat. Tsaka yung medyo malalaki yung gap. Wag yung maninipis. Tapos, ito
pa pala nakalimutan ko. Once a week nag-ano ko yung Keratin Plus Intense Brazilian Hair Treatment na Gold. Ayan po siya. Ito, sa grocery, makikita nyo siya. So, dun ko lang siya binibili. Every Saturday or Sunday, nilalagay ko to sa hair ko. 5 minutes siyang nakababad. So, ang gagawin ko, ilalagay ko na to sa hair ko. Tapos, habang pinapa-absorb ko sa buhok ko, nagsascrub na ako, nagsasabon, ganyan. Para after nun, ito na, ano na, i-rinse off ko na siya. Tapos, ang lambot niya, mga momshies. Ang lambot tsaka ang bango niya after. Mas recommended siya na ano, mas recommended siya na i-blower niyo sana after. Pero ako kasi hindi ako nagbo-blower. After ng mga ginagamit ko sa shower, ito naman yung mga ginagamit ko after kumaligo or ano, kapag magpapatuyo na ako ng buhok. Ito yung brush. Bali sa hair tools na pala tayo. Ito yung brush na very favorite kong gamitin. Nung na-discover ko siya, sobrang I highly recommend this brush sa inyo. Ito yung The Wet Brush Pro. Bali, sister company siya ng ano, anong brand yun? Nakalimutan ko. Wait. Nakalimutan ko yung brand, pero sister company siya nun. Ano siya, medyo pricey. I think this one is $650. Tapos bumili din ako ng maliit kasi ang laki niya sa bag. So pag maliit yung bag ko, ito yung ginagamit ko. Parehas lang siya, yung wet brush. Ayan. Very, ano siya, hindi siya masakit sa buhok. Alam mo yon. This one, ano, kung gusto mong madaling matuyo yung buhok mo, I highly recommend this. Kasi ano siya, ayan o, kung makikita nyo, may spaces in between. So, para habang nagsusuklay ka, yung air tuloy-tuloy pa rin. So, mas madaling matuyo yung hair mo. Malambot din siya sa scalp, hindi siya masakit. And, ewan ko, basta I just love these brushes. Tapos, kapag madumi na yung mga brush ko, ito yung panglinis ko. Yan. From the same brand also, from the Wet Brush Pro, ito yung panglinis. Kasi before, kapag lilinisin ko yung mga suklay ko, ginagamit ko pa yung mga old toothbrush. When I discovered this, sobrang gaan ng, hindi ng pakiramdam, sobrang gaan for me kasi hindi na ako magkakadahira panggalin pa siya. Ayan. And, ito yung last na masashare ko sa inyo. Ito yung nagpapaano ng hair ko. Yung kala mo parang ano, shiny yung hair ko lagi. Kasi I always use this, yung sa Vitres na ano, yung parang oil nila. So, kapag tuyo na yung hair ko, ito na yung nilalagay ko. Dito ko muna siya nilalagay, tapos ano na, hanggang sa lahat na ng hair. And then, pag ganito, yan, ganyan. Ganyan ko siya nilalagay sa buhok ko. Ito, daily ko to ginagamit and sobrang tagal ko na siyang nagamit kaya highly recommended ko din sa inyo to. Ano pa ba? Ito pa siguro yung ma-share ko sa inyo. Marami kasi nagtatanong kung ano ba yung, kung lagi daw ba ako nasa salon, nagpapaayos ng hair, hindi po, dahil wala akong budget for that. Ang ano ko lang po is, once a year, nag-aalat ako ng budget para nag-aalat ako ng budget, nag-aalat ako ng schedule kasi hindi biro ang magpa-reband. Ang tagal, lalo na sa hair ko na makapal tapos mahaba. Ang tagal ko, isang buong araw ako sa salon. Kaya talagang I make sure na available yung buong araw ko na yon for dun sa salon. Ginagawa ko na yung lahat, nagpapa-manicure, pedicure, kasi sobrang tagal mo mag-stay eh. So, ayun. Wala akong specific na salon kahit saan tinatry ko. Para, alam mo yun, hindi naman ma-arty yung buhok ko. Tsaka ito pala, mga momshies, hindi porket sa mamahaling salon ka, mahal ka nagpa-rebond, is maganda na yung output. Kasi it depends pa rin sa buhok mo yan. Tsaka kung paano mo inalagaan siya. So ako, in my case, once a year lang ako nagpapareband. Tapos after nun, no more treatments na. So pa nagpareband ako, rebond with treatment ako. Usually keratin or Brazilian yung, ano ko, yung treatment na pinapagawa ko. Tapos the whole year na yon. And then,
every 3 months, nagpapagupit lang ako. It's either trim or kung may design man, ganun. Pero hindi ako palagi nagpapatreat ng hair. Kasi, bakit nga ba? Hindi ko alam. Parang nakasanayan ko na siya. Once a year lang talaga ako nagpapareband. So, yun lang. Ganun. Yun lang po yung masishare ko na mga tips sa inyo and yung mga tools na ginagamit ko, yung shampoo, conditioner, yun lang po. Sobrang dali lang. Alam nyo, hindi nyo kailangan ng madaming mga ano, mga kung ano-ano nilalagay sa buhok. Kasi mas, the more na madami ka nilalagay, mas the more na madadamage yung hair mo. So, yung hair ko, ano siya, talaga nagpapareband ako every year. Pero ito, dito ako proud. Ano siya, virgin yung hair ko sa color ng buhok. Never ako nagpakulay ng buhok. Ito yung natural color ng hair ko. So, kasi yung iba kala nagpakulay ako. Hindi po. Ano talaga siya? Ito na yung normal, natural color ng hair ko. So, what else? I think yun lang po. So, kung meron kayong tanong, or meron kayong comment, don't forget lang po na ano, mag-subscribe and mag-comment sa comment box section para masagot ko po if ever na may tanong kayo about sa hair, ganyan. So, yun lang po. Don't forget to like and subscribe to my channel. And see you sa next video po. Bye!